Hi guys, welcome back to my channel guys. Magagawa tayo ngayon ng linya ng distributor natin guys, papuntang ignition switch, dadaan tayo ng balas resistor guys. Gagawin natin, bali ito siya guys ngayon. So papakita ko sa inyo kung paano gagawin yun kasi yung iba kasi naka-direct na lang yan. Hindi nakakadaan sa balas resistor niya or sa ignition coil resistor. So bali ito yung guys. So bibidyo natin yung guys kung paano natin siya i-linya guys. Para makita niyo kung paano maglinya ng tama na linya na, na hindi iinit yung ignition coil. Let's go guys. Gagawin na natin. So guys, maglinya tayo ng distributor lines from ignition switch to ignition coil. So kukunin natin yung linya ng from ignition switch guys. Gamitin natin ang tester. Ito guys, tester. Yan. Naka body ground, tapos ito guys yung pinaka positive. So ito guys, na wire na ito guys. Ito galing sa ignition switch guys. So pag inon guys ang susi nito, magiging positive guys ito. So ito guys yung kanyang itong tester ko guys. Pag inon guys ang susi, pag umilaw guys, ibig sabihin buotong linya na to guys. Ito guys, i-on ko susi yung ignition switch niya. Guys, oh yan guys, milaw. Ayan. Ayan guys, so ibig sabihin guys, buo yung linya na yan guys. So dito natin kakabit ngayon guys ang yung ano, yung magdadaan muna tayo ng balas resistor, yung resistor guys na ganito. Ito yung resistor. Tituran niya guys. Yan. Ganyan na resistor guys. Yan. Bago tayo pumunta ng ignition coil, itong wire na ito papunta ignition coil. Dito guys naman, ito yung linya ng galing sa switch guys, sa ignition switch. So dito natin ilalagyan guys sa isang linya. Ito sa papuntang ignition coil, ito manggagaling sa ignition switch. So yan, manggagaling guys sa ignition switch. So ilalagay natin ngayon yan guys. Opo. Ano na? Sa linya from ignition switch to balas resistor. Ito yung balas resistor guys. Ito yung balas resistor na sinasabi nila. Ito yung nagkocontrol ng init ng coil. Kasi ang binibigay ng kuryente nito, hindi na solid na 12 volts. Binabawasan niya. Maging 11 or 10 volts. So, yun ang nagkocontrol guys. So, ito na siya guys. Lalagyan natin ng washer para hindi siya maluwag. Kailangan mahigpit yung pagkakapit natin ito. Kasi pag maluwag, ang tendency nun guys, simple, maglulos yung power. Kuryente. Kuryente ito guys eh. So, lagyan natin ng washer. Bago lagyan ng nut. Ito guys ang nut. Bali ang nut nito ay 8 millimeter. Eight lang to guys kasi maliit itong ano na to eh. Ito. Maliit ang bolt nut, ang nut nito sa bolt. So maliit lang talaga siya. Ganyan siya guys. Oh. Yan.
Kailangan guys, naka, hindi nakaside sa ano, sa body ground kasi power to eh. Body ground kasi ito guys, pag nakampit sa body, magiging ground na rin ito. So, kailangan din make it dyan guys, malayo-layo siya. Yan. Kasi pag nakikpita naman ito, hindi na ito gagalaw guys. Yan siya guys, oh. Yan. Ayan guys. Ah. So ito yung guys galing sa ignition switch. Ito guys, ang side na to. Papunta naman sa ignition coil. So ito ang ignition coil natin guys. Oh. Ito. Sa positive ng ignition coil pupunta yan. So ang positive ng ignition coil natin guys ay ito. Ito, yan, yan. May plus sign. Yan. Itong negative. Ito naman negative na ito. Magagaling naman ito sa ating contact point na distributor. Yung isang wire na galing doon sa distributor. Dito yung pupunta. Kasi siya yung magpa-ignite ng ano, ng spark plug. Kumbaga trigger niya ito guys, ang negative na ito. Ito magbibigay ng spark sa spark plug. Tapos pagka-spark niya, saglit lang naman yung dadaang kuryente dito sa ignition coil para mapasindi nyo yung spark plug. Ito yung trabaho ng ignition coil. Kasi ang ignition coil na to guys, shout out kay Sir Kit ha, baka naman, isa ay ano, with external resistor. So, gagamitin mo siya na may keto, may resistor. Kasi kung walang resistor to guys, maganda yung gamitin. Malakas ang kuryente. Yung nga lang guys, pag umiito, namamatay na siya. Pagka sobrang init na nag-overheat. So, hindi naman kaagad nasisira. Pero, yung nga lang, pag uminit, hindi ka na makakatakbo ulit. Papalamigin mo muna to bago start ulit ang makina mo. So, kailangan natin magkito. Para tuloy-tuloy lang, hindi siya init. Magiging normal na lang siya. Normal lang siya na, ano, init man siya rito sa loob ng makina. Dahil sa simple ang makina mainit. Pero itong loob niya, yung coil niya hindi na umiinit 'yon. Dahil ito na yung nagko-control yung coil to. Itong coil na to magko-control. Ang ano, balance resistor magko-control ng init ng coil. So, let's go guys, ikakabit na natin. Guys, ito yung holder ng ano. Itong holder ng tinatawag natin na ito yung ating ignition coil holder. So dito natin guys ilalagay sa ilalim yung resistor guys. Ito kasi ilalim ito or pwede pa ganyan or pwede pa ganyan guys oh. Kaso pa ganyan yan ganyan guys oh. Yan. So, lalagay natin guys. Ito may tornilyo naman yan guys. Ganyan yan guys. Tornilyo natin yan guys dito. Yan. Bali, 8mm din yan guys. Gamitan nyo lang ng 8mm na socket or 8mm na gamitan nyo guys. Yan. 8mm na screw or socket or T na ano 8mm to ito yung isa. Yan. Kasi kailangan guys mahigpit din to para hindi gumalaw dahil positive guys ito eh pag sumabit sa negative ito guys mag-spark or masusunog yung fuse natin. Fuse ng ignition switch. So, ganyan na siya guys. No? Magulo ating camera guys. Malikot. Magalaw. Ayan. Ayusin natin yan. Ayan. So, ito tornilyo natin ngayon guys. Ang lagayan ito guys. Dito. Itong holder ng kanyang
coil. Ignition coil niya. So dito natin lalagay. Paganyan. Ayan, ganyan guys. Kaso guys, ayusin natin guys dahil yung ating mga wire tabi. Tagilid. So bihitin natin to guys sa kabila. Bihitin natin to guys. Ayan. Ipihit natin dito guys. Ayan. Kasi dito sa pisto guys eh. Pagdating dun sa ano, sa loob. Sa loob, ilalim siya guys eh. And guys, kita nyo guys. Oh. May positive sign to guys. Ang kakabitan, na kinabitan natin guys. Ito. Positive to guys. Oh. Ayan. Ito ay positive sign niya. Galing sa baterihan guys, galing sa ignition coil at sa ignition switch. Yan sa mga galing sa ignition switch. Pag on ng ignition switch, magkakaroon siya ng power na positive. So ito yung mga galing guys. Dito papunta sa ignition coil. Ganun na siya guys, oh. Maganyan. Ayan, ito position guys, ah. Paganyan siya guys. So lalagyan mo natin ang tornilyo niya guys, ang holder niya para magandang ano niya guys. Maganda kanyang lapat. Ayan. Ayan guys. Lalagyan natin ang tornilyo, ang holder. So ito na yung guys, galing sa susian. Ito galing sa susian. Ito naman papunta sa ignition coil. Positive na ignition coil. Umulan na guys. Nabutan ako ng ulan. Ito. Ipitan ko lang ito para hindi malaw guys. Okay. Adjust na natin ito. Yan. And then, kakabit na natin guys ang ignition coil. Ito ang ignition coil guys. Ito yung negative. Negative to guys. So yan. Ito naman sa kabila yung positive. Ito. So ang positive dito banda guys. Kabila. Yan. Itong side na to guys. Itong side positive guys. So positive na yung guys. Yung galing sa battery na dun. Ito yung wise guys, galing sa ignition switch, dadaan ng balas resistor, pupunta dito guys. Yan, pupunta sa positive ng ating ignition coil. Ignition coil na mumuray lang to guys na ignition coil, pero so far okay naman siya guys, gamitin. Magulo ang ating kamera kasi makitid yung ating lugar. Yan. Ito positive guys. So galing niya sa positive ng ating ignition switch. Tiga sana yung 8 natin. Pag ito gamitin natin. Okay to. Kaso baka tamaan yung kamera. Yan. Ayan. Guys, magpit yan. Kailan hindi gumalaw. Then, itong wire na ito, guys. Magulo ating tatamaan yung camera. Ito, guys, yung wire na ito galing sa ignition sa distributor. Magulo ang camera ko. Ito guys, galing sa distributor yan guys, yan o. Oh. Ito guys, ilalim, pinakapuno ng distributor. Yun yun, sa distributor, tatanggalin mo natin yung cover ng distributor guys. Yan, yan guys o. Oh. Para makita nyo malinaw guys, hindi magulo. Magulo lang yung camera.
Ayan guys, oh. Ayan. Kasi maratong to guys, ha, para hindi tayo mahirapan magkabit. Ayan. Ayan. Ayan guys, oh. Ito guys, kaya dyan sa maganda guys, palitan muna natin siguro yung wire yan. Palitan na natin guys, gagawa tayo bago para mas maayos tingnan, malinis tingnan guys. Yan, ito papalitan, ito guys galing sa distributor yan guys. So try natin palitan guys, gagawa tayo para bago kasi meron naman akong wire dyan bago eh. Gagawa natin bago yan guys para maganda tingnan. Medyo matagal tayo guys naging to sa pag-vlog kasi marami tayong ginawa guys, ibang ginawa guys gawain, so busy ako nung nakaraan. Yan, ayusin natin ito mga guys, ha. Yun. Kalasin mo natin ito, then gagawa muna ako dun ng wire na kagaya ng itim na yan guys. Ginawa ko lang yun din. Gagawa muna ako saglit. Back na tayo guys, ito. Ito na yung wire guys, ang ginawa ko. Buha ako ng dalawang ito guys na bago. Nabago kunti. Ayan, para medyo may allowance guys. So, kakabit muna natin ito guys, ang isang linya sa baba. Kung saan, doon natin tinanggal yung kanyang luma kanina guys, dito dyan guys. Ah. Yun, dito guys. Ah. Natutulak mo yan guys dito kasi uusli yan eh. Pag, kasi pag pahigpit ka guys, maganda yan guys. Yan. Kasi pag maluwag guys, matalon yung kuryente, maglulus guys pag maluwag, kailangan mahigpit. Ayan, so gamitan mo lang guys ng 8mm na back rinse guys. Yan, 8mm guys, 8mm na back rinse. Ayun. Ayan guys. So magpit na yun guys. So next na yun guys ay kakabit natin guys sa negative ng distributor guys. Dito negative nya. Ayan, negative yan guys. Ito negative nya guys sa taas. Magalaw kasi malayan ito guys, negative. Ano ba yan? Mayos kumang kamera eh. Ano ba yan? Yan, yan. Ito guys, itong positive galing dito sa yan guys, so galing dito sa coil, sa resistor na nanggagaling sa ignition switch. Yung wire na yan, ito, ignition switch, papunta dadaan ng balance resistor, lalabas siya, papunta dito sa ignition coil positive. So, ang negative natin, nanggagaling naman sa distributor. Ito guys, sa distributor na to guys, single wire lang to, distributor na to, contact point lang to guys. Di platino siya guys, na distributor type. So okay naman to guys, ang di platino na distributor. Depende lang yan sa ginamit mong contact point. Kung maganda rin ang contact point niya guys, maganda rin naman ang niya kuryente. Kaya lang maintenance nito guys, low maintenance lang to guys. Pero hindi kagaya ng igniter,
Ang igniter kasi guys, hindi ganong maintenance yung kasi igniter eh. Pero pag nasira naman yun guys, one time lang yun. One time, big time yung gastos mo doon kasi libo kasi presyo ng kanyang pyesa guys ng igniter. So mahal, mahal ang ano, igniter guys. So ayos na yan guys, kanya na position niya guys, ano, ng ating distributor. So higpitan natin yung lagayan holder ng ating ano, holder ng ating ignition coil para hindi siya magalaw guys. Pwede natin paabante para lumapit-lapit dito. Huwag natin yung dikit kasi baka dumikit dun sa bakal. Eh, positive ito guys eh. So baka mag-grounded. Yan. Yung hindi lang siya kayo malog. Hindi siya alog-alog. Yan. Okay. Pwede na yan guys. Pwede na yan. Ngayon, ito tayo sa distributor ngayon guys. Pumunta. Ang aking distributors guys, nakatuno na yan guys sa 8 degrees before tap degenter yung ano niyang ignition coil, ang aking distributor ko. Ito guys ang distributor. So may gasket yan guys, ang distributor na yan. Lalagyan natin gasket yan para kung sinalpak natin ito guys, masikip siya. Hindi siya maluwag ang cover niya, ang takip. Kasi pag wala itong gasket na ito guys, maluwag siya. So naka-timing na yan guys ang ating distributor. May meron akong ano nito guys, tutorial kung paano mag-timing yan ng kanyang distributor. So itong makina pa ito guys na ayos ko, Toyota 5K ito guys. Toyota 5K engine. Pares ito ng FX na 5K engine din. Kaparehas din siya ng FX. So lalagay natin distributor cap niya guys. Tapos papandarin natin may umiya. Tingnan natin kung ayos yung gawa natin. Ito guys yung ano, firing order nito guys. 1, 3, 4, 2. So itong side ng distributor na to, distributor cap to. Ito guys ang 1. Yung kulay pula na yan guys. 1 yan. Kasi halo-halo na to guys ang wire ko kasi hindi pa ako nakabili yung bago eh. Pero at least yan, walang ano yan guys, talon na kuryente. So naka number 1 guys tayo. Ayan, yung kulay pula na yung 1 yan guys. Yun, ilock mo natin guys. Tapos itong pula na isa guys, maba sa gitna na yan. Dito natin lalagay yan guys. Ayan, dito natin lalagay sa ignition coil. Ito kayo. Yan. Yan siya. Dito siya guys. Bali nakakabit. Yan. Dito tayo sa coil muna. Yan. Gulo ng camera natin guys. Ito tayo guys. Oh. Ito guys. Tayo sa ignition coil muna. Yan. Ganun guys. Tapos yung pinakadulo niya guys, dito guys sa gitna ng distributor cap. Tapos yung number 1 spark plug dito sa 1. Siyempre number 1 guys eh. Tapos yung number 2 niya, ito yung number 2 guys oh. Ito yung number 2. Yan, dito tayo lalagay guys, number 2. Yan. Dito siya, tatama naman guys. Yan, number 3 guys. So, sumunod guys, ang number 3, ito sa kabila ng 1. Yan. Kukunin natin yan, tapos lalagay natin sa number 3, spark plug. Dito siya, yan. Tapos yung number 4 guys, kaya natin mga wire mo natin, mamaya natin yan. Oh. Ito guys, ang number 4. Oh. Yan. Siyempre dito natin guys sa number 4 din. So yan guys, nakaset na lahat itong wire nya. Siyempre dito lang natin lagay yan guys. Haba pala ginawa ko guys, pero okay lang yan. Ang ganda yung mahaba. Ito yung positive guys. Yan.
Ito yung positive. Ito yung negative galing sa distributor, guys. So, nakakabit na guys lahat. Pwede na natin start ang makina. Sige. Start natin guys ha. Teka, alisin ko lang yung ano ko din baka sumabit sa propeller. Ayan. Hindi mandar guys. Hindi siya mandar guys. Kaya tingnan mo natin. Okay naman guys ang connection eh. 1, 3, 4, 2. Tama naman guys. Baka ano lang yan guys kasi matagal din mandar to guys eh. Papadarin din natin. Baka kulang na sa gas. Ayan. Start. Uy, wala pwede eh. Tama naman connection natin guys. So checkin mo natin kung may kuryente sa ignition switch papuntang coil. On natin. On muna susi. Tapos tester natin to guys kung ilaw. Ayun, meron guys. Meron guys ilaw. Ayun. Meron naman. Ayun. Meron. So start natin guys. Guys. Patay mo ta. Patay muna natin guys ha. Start. Start. Yeah. Ayan guys, ganyan lang guys pagkaayos ng linya ng distributor guys sa ignition coil, ignition switch, balance resistor, ganoon lang guys pagka-simple niya guys. Maraming salamat guys, thanks for watching. Don't forget to subscribe. Thank you guys.